Mga palangga ko, sa pananampalataya, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Lucas chapter 20. At ang nangyari sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo at ipinangaral ang Ebanghelyo, nung nagsilapit sa kanya ang mga sasadoti at ang mga eskriba, pati ng matatanda. At sila ay nagsasalita na nang nagsasabi sa kanya, "Sabihin mo sa amin, sa anong kapamalaan ginawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang nagbigay sa iyo ng kapamalang ito?" At siya ay sumagot at sinabi sa kanila, "Tatanungin ko naman kayo ng isang tanong at sabihin ninyo sa akin, ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao?" At sila ay nagkatuwiran na nagsasabi, "Kung sabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Natapwat, kung sabihin natin mula sa mga tao, ay babatuhin tayo ng buong bayan sapagkat sila ay nanganiniwala na si Juan ay propeta." At sila ay nagsisagot na hindi nila nalalaman kung saan mula at sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito." At siya ay nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito, "Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at ipinagkatiwala sa mga magsasaka at nabasa ibang lupain na mahabang panahon. At sa kapanahonan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang siya ay bigyan ng bunga ng ubas. Datapot hinampas siya ng mga magsasaka at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ibang alipin at ito namay kanilang hinampas at inalimura at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ikatlo at kanila rin sinugatan ito at pinalayas. At sinabi ng Panginoong ng ubasan, "Anong gagawin ko? Aking susuguin ang minamahal kong anak. Marahil siya igagalang nila. Datapwat na magkita siya ng mga magsasaka ay nangag-usapan sila na sinasabi, ito ang tagapagmana atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. At itinaboy nila siya sa ubasan at pinatay siya. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan? Paruroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito at ibibigay ang ubasan sa mga iba. At nang marinig nila ito, ay sinabi nila huwag nawang mangyari. Datapwat, kanyang tinitigan sila at sinabi, ano baga ito na nasusulat ang batong itinakwil na nangagtatayo ng gusali? Ay siya rin ginagawang pangulo sa panulog. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog. Datapwat, sino mang kanyang malagpakan ay kanyang pangangalating gaya ng alabo. At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ng yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong sasadoti. At sila ay nangatatakot sa bayan sapagkat nahalata nila na sinasabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. At siya'y inaabangan nila at sila ay nangagsugo ng mga tiktik na nangagpakunwaring mga matuwid upang siya'y mahuli sa kanyang salita na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa pamalaan ng gobernador. At kanilang tinanong siya na sinasabi, "Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid. At wala kang itinatanging tao, kundi itinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Diyos. Matuwid bagang kami ay bumuwis kay Caesar o hindi?" Natapwat na pagkilala niya ang kanilang lalang at sinabi sa kanila, "Pagpakitaan ninyo ako ng isang denaryo, kanino ang larawan at ang nasusulat dito?" At sinabi nila kay Caesar, at sinabi niya sa kanila, "Kung gayoy, ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos ang sa Diyos." At sila hindi nakahuli sa kanyang mga pananalita sa harap ng bayan at sila ay nangagilala sa kanyang sagot at hindi nangagsiimik at may lumapit sa kanyang ilan sa mga saduceo na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli. At kanilang itinanong sa kanya na sinasabi, "Guro, isinulat sa amin ni Moises na kung ang kapatid ng lalaki ng isang lalaki ay mamamatay na may asawa, siya ay walang anak, ay kunin ng kanyang kapatid ang asawa at bigyan anak
ang kanyang kapatid. Mayroon ngang 7 lalaking magkakapatid at nag-aasawa ang panganay at namatay na walang anak at ang pangalawa. Mayroon ngang 7 lalaking magkakapatid at nag-aasawa ang panganay at namatay na walang anak at ang pangalawa. At ang pangatlo'y nag-asawa sa bao at gayon din ang 7 naman ay hindi nag-iwan ng mga anak at nangamatay. Pagkatapos ay namatay naman ang babae. At ang pangatlo'y nag-asawa sa bao at gayon din ang 7 naman ay hindi nag-iwan ng mga anak at nangamatay. Pagkatapos ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na mag-uli nga, kanino sa kanila magiging asawa? Kaya ang babae niyaon sapagkat siya ay maging asawa ng 7. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutan ito at pinapag-aasawa. Datapwat ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanglibutan iyon at ang pagkabuhay na maguli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni pag-aasawahin. Sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa sapagkat kahintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. Datapwat tungkol sa pagbabango ng mga patay ay pinakilala rin naman ni Moises sa mabababang puno kahoy nang tinatawag niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Siya nga'y hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay sapagkat nangabubuhay sa kanya ang lahat. At pagsagot ng ilan sa mga kaiskriba ay nangagsabi, Guru, mabuti ang pagkasabi mo. Sapagkat hindi na nga sila nangahas tumanong pa sa kanya ng anumang tanong at kanyang sinabi sa kanila, paanong sinasabi nila na ang Kristo ay anak ni David? Sapagkat si David din ang nagsasabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. Dahil dito, tinatawag siyang Panginoon ni David at paano siya anak niya. At sinabi niya sa kanyang mga alagad na naririnig ng buong bayan. Mangag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahabang damit at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pagmilihan at ang mga pangulong upuan sa mga sinaguga at ang mga pangulong dako sa mga pigingan. Na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaeng bao at sa pagkakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba ang mga ito ay tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Mga palangga ko sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen.